What's up mga idol? So dito na naman tayo sa panibagong video. Ngayon ay maglilinis tayo ng brake caliper. So magdi-DIY uli tayo. As katulad nung nakaraan, tayo ulit ang gagawa. So, kasabay ng paglilinis ng ating brake caliper, check na rin natin kung meron tayong grasa yung mga brake caliper pin natin kasi napakahalaga nito. Nagkokosto ng lago to kung sakaling natutuyo na siya or nag-i-stack up na. So, samahan niyo ako, i-DIY natin to. So, dito guys, kailangan natin tanggalin yung dalawang bolt para matanggal natin itong pinaka caliper. So nandito din yung pinaka pin niya, tapos yung pinaka brake pad para makuha natin. So syempre kailangan pagtanggal, lagi natin iisipin yung counterclockwise sa pagluwag ng mga tornilyo. So dito ito yan. Basta nga sa kabila. Simple lang to. Actually, kahit hindi tayo mekaniko, kaya naman natin itong gawin. Basta, meron tayong interest at saka hindi tayo takot madumihan ng kamay. So, gutin ko lang to. Kuha lang ako ng pangkalang. So, mahalaga na meron tayong pangkalang dito sa ating caliper. Kasi masisira yung ating hose. Mape-pressure yan. Yun. So, kakalang ko lang to dito. Para pwede natin linisin. So, ang pagtanggal ng brake pad natin, simple lang. Palabas. May guide naman yan, yung pinaka guide pin niya. Kaya hindi tayo mawala. So, alisin ko lang. Yan. Pangalawa, sa loob, ganun din. Yan. Ito na yung pagkakataon para i-check up natin yung ating mga brake pad. Kung makapal pa or need ng palitan. So, lilinisin na rin natin yan. Yan. So, check na rin natin yung mga pangilalim natin kung mayroon tayong mga palitin. Yung mga umaalog. Okay. So, ito yung pinaka caliper pin natin. Ayun, nag-stack up na siya. Ayun na yung gumalaw. Ayun. Dapat umaano to. Naglalaro. Dapat hindi siya nag-i-stack up. So, lalagyan natin to ng grasa. Ayan na yan. Yeah. Yun. So pagtanggal nito naman, itong pinaka rubber boots niya, nakasalo lang yan sa loob. So iuurong natin para mahugot natin itong pinaka caliper pin. So ito yung pinaka caliper pin guide natin. Yan, mga tuyo ni grasa kaya nag-stack up na siya. Ang kabila, ganun din. Alisin din natin. Ayun. Ayun o. Tuyo na yung grasa. So dito, hindi tayo mawawala. Yung isa, mas mahaba sa taas to. At yung isa naman na medyo maiksi at merong rubber boot na nakalagay din sa may bandang dulo sa baba. Ayun. So, dininisin ko lang. So after po nating malinisan yung ating mga brake caliper pin, lagyan natin siya ng grasa. Itong grasa na to, ito yung magsisilbing kanyang lubricant para hindi siya mag-stack up. So huwag po masyadong madami ang paglalagay, kailangan tama lang. Po.
nilagyan na natin ng ayos. Pwede na nating ibalik. So itong malaki po, sa taas po ito. Yan, kailangan po bumabalik siya ganyan, no? Yan, kailangan po nagpe-play yan na ganyan. Napakahalaga po niyan. Nag-focus din kasi yan ng lagutok pagka minsan ayaw niyang bumalik or nag-i-stack up. So yung pangalawa sa baba, ganyan lang din. Lagyan lang din natin. Napakaginhawa po nung merong may alam na kahit mga basic lang po para po sa ganun ay magamit natin tulad nito. Pabalik mo na po. Kailangan nagpe-play na ganyan. So okay na po tayo dyan. Dito naman sa ating brake pad. Linisin natin, check upin natin. Medyo makapal pa. Yung makapal pa naman. Check nyo rin kung pantay ang kain. Kasi minsan kapag hindi pantay yan, ibig sabihin, pwedeng hindi na ayos yung ating rotor disc. So, kailangan ipare-resurface natin yan. O kaya, kapag worse na kailangan natin papalitan. So, dito hindi tayo mawawala. Check natin, ito yung pinaka guide ng piston. So, ito yung lagi nasa loob. So, itong wala, ito yung sa labas. Okay, pwede natin ibalik to. Bago ibalik, lagyan natin ng konting grasa itong mga sa may pin guide para medyo meron siyang dulas kapag binabalik ko at inaalis natin. Pasensya na po kahit hindi talaga ako gumagawa nito. First time ko lang pong nag-backlash at nag-DIY. So, kaila hindi ako masyadong pamilyar pa. So, ganoon naman po talaga. Pag sa-umpisa, pag-aaralan po muna natin. Kakabit na po natin. So, ganyan lang po ang pagkabit nito. Tatapat mo yung guide sa una, saka sa pangalawa, saka natin ipe-press. So yan na yun, padikit na yun dyan. Pangalawa ganun din. Yan, okay na siya. So yung pinaka-piston na lang ang ating lilinisin. Ito naman. Check nga natin yung mga hose natin. Baka may mga karak na. Or malulutong na. Kailangan din natin i-replace din natin yan kapag may mga sira na. Okay na. So, nilalagyan ko rin pala ng konting grasa yung pinag tutulakan ng piston sa likod. Para medyo madulas po siya. So ibabalik ko na po.
sa pagbalik, dahan-dahan lang. Shoot lang natin yan. Yan. Tapos, press natin ng konti yung ating caliper pin kasi mangat yan. At dito. Yan. Tapos, ibalik na natin yung pinakalak niya. Taas. Tapos yung sa baba. So ganun lang po. Ipitan ko na lang po ito. Tapos ibabalik ko na rin po yung gulong. Sana pinakatulong tong video na to. Nung sa gayon po kahit tayo lang makakapag-DIY po tayo. Napakasimple lang po. So maraming salamat po.